Good morning, guys! Welcome back to another video. And for today's video ay pag-uusapan natin ang mga mata ng ating mga Shih Tzu or ang mga mata ng Shih Tzu ko. So, paano ko inaalagaan to, guys? At kapag nagmumuta o nagkakaroon ng eye cherry, ano ang mga home remedies ko? Ayan, ito po yung mga kailangan ko dyan, guys. May mga home remedies ako at mga paraan kung paano ko nililinisan ang aking mga Shih Tzu, ang mga mata ng aking Shih Tzu. Paano ko ba inaalagaan, guys? Share ko lang for this video, guys. Share ko lang po sa inyo ang experience ko. Ayan. Paano ko ba inaalagaan ang mga mata ng aking Shih Tzu? Ayan. Paano ko ba inaalagaan yan? Alam nyo naman mga for mommy dyan na ang Shih Tzu natin ay babasain yung mga gilid ng mga mata dyan. So, mga kailangan ko lang dyan, guys, is gunting. Ayan, sin-shape ko siya. Anong, guys? Ito lang ginagamit yung gunting black. Tapos, syringe. Kapag nag-eye cherry naman sila, mga home remedies ko lang dyan, guys, is asin. Napaka-simple. Asin, tsaka warm water, at ito. Tsaka, pag, sa paglilinis naman, ang kailangan ko lang dyan ay malinis sa tissue, at water na malinis. Ayan. Papakita ko sa inyo, guys. Katulog na yan, guys. Paano yan? Tulog na yung aking model. Chloe! Oy! Antok ka? Paano natin matatapos tong video kung naantok? Ayan, guys. Papakita ko sa inyo. Ayan. First, guys, is kumukuha ko ng malinis na tissue. At ina-fold ko ng ganyan. At pinabasa ko ng konti ng malinis sa tubig. At pinupunasan ko yung gilid ng mata nila. Ayan. Pag ganito, guys. Oh, pinupunasan ko yan. Yung warm water sa umaga. Ayan. Ayan. Pupunasan mo ngayon yung mga stain or mga muta. Ayan. Yan ang paglilinis ko sa mga mata nila. Second, pagkatapos ko linisan, kung may mga mahaba ng buhok na nakatusok sa mata nila, eh, dito lang, guys, oh, hawakan mo ulit yung baba pag ginagupitan mo sila. Tsaka, yan. Gagupitan mo lang dahan-dahan, guys. Ayun, nantok na. Wait lang, Chloe. Tatapos natin ng video, ha? Tapos, yan. Napaka-simple lang, guys. Ayan. Shape mo lang ng ganon. Diba? Tapos na. Tapos, guys, kung mayroong nagmumuta siya o may eye cherry, parang may bukol sa gilid ng mata, guys, ang home remedies ko naman dyan, guys, ay warm water ulit. Tapos, lalagyan ko lang ng konting patak ng asin. Ayan. Kahit mga pun, ganyan lang, guys, oh. Ito, ayan. Konti lang, or di kaya, dalawang patak ng ganon, ayan. Dalawang patak na ganyan, at ilalagay ko dito sa ganitong as mga 1/4 glass of water, guys. Tapos, hinahalo ko lang dyan ng maigi. Ayan. Ito yung mga home remedies ko, guys, kapag may eye cherry or nagmumuta ang mata ng aso ko. Ayan. Tutunawin mo lang maigi, guys. Tutunawin. So, for tunaw dapat, guys. Kasi yung si asin, guys, medyo ano yun, pag hindi mo tunaw ng maigi, magkakaroon ng problem din sa pag, halimbawa, inano mo, pinatak mo sa mata niya. Kailangan tunaw na tunaw. At kaya, dapat patient ka sa pag hahalo. Ayan, yan lang po, guys. Simpleng home remedies naman to sa eye cherry or nagmumutang aso. Ayan. Kita nyo, guys, malinis na. Wala nang ano, wala nang asin. Ayan. Sa ako yan, kumukuha ko ng papatak. Itong ginagamit ko, syringe. Kukuha lang ako ng konti, ipapatak ko lang sa mata ng aso ko. Ayan. Papatak mo lang ng ganyan, guys. Ayan. Tapos, dito na naman. Papatak mo lang, guys. Dandahan lang, guys, ha. Tapos, pupunasan mo ulit ng malinis na tissue. Wait lang, Chloe. Yun lang yung simpleng home remedies. Ito, mga guys, na-experience ko lang ito nung napaka-simpleng home remedies, pero effective to siya, guys, sa mga cherry problem natin na halimbawa. Tapos, kailangan mo talagang gupitan yung gilid ng mata nila, guys, para hindi matusok. Yun din kasi ang cause kung bakit nagmumuta sila at nagkakaroon ng eye cherry. Ayan.
Pagkatapos mo ipatak yung home remedies na ginawa ko, asin na may tubig na 1/4 glass. Ayan. Ipapatak mo lang na kahit maraming beses, okay lang yun guys. Kasi, ano lang naman to, hindi naman nakakasisira sa skin natin siya. Ay, sa mata natin. Sa mata ng aso natin. Ayan. Yan lang guys. Asin na may konting 1/4 glass of water. Yan. Simpleng home remedy sa eye cherry. Ito yung nakatulong sa eye cherry ng aking aso na si Kobe. Ngayon, malinis na yung mata niya guys. Ayan. Antok na talaga tong aking aso. So, yan lang guys. Sana makatulong sa inyo. Pero bago yan, don't forget to like, subscribe naman guys sa aming channel. And click the notification bell button para updated po tayo sa mga videos natin na ilalabas. Yun lang guys. Simpleng home remedies. And thank you for watching guys. God bless.